bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naghahanap pa ako ng iba kahit may partner na ako. Hi DJ Rocky. Matagal na kitang fino-follow sa mga sockbed mo. One time, nakita ko yung TikTok mo na naiyak ka kasi na-touch ka sa message ng sender mo ng secret files. Therapeutic ang makapaglabas ng mga lihim natin, na sarili lang natin ang may alam. Ito yung hindi natin kayang ibahagi sa mga kaibigan at pamilya natin. Kasi takot tayo na ma-judge o ma-reject, I think. Ngayon, nandito ako para makapagbahagi ng sarili kong karanasan. Itago mo ako sa pangalang Lovely. Nagtatrabaho bilang nurse sa Saudi Arabia. At ito ang aking secret vow. May live-in partner ako for 13 years. Siya ang ama ng anak namin. Hindi kami kasal. Nung nagsasama pa kami sa Pilipinas, ang dami ng red flags ng partner ko. Ilang beses ko na siyang nahuli na nag-cheat sa akin. Habang buntis ako, nag-chat pa siya sa mga ex niya. One time, hindi pa uso na ng wifi. Nag-Facebook pa sa desktop back in 2010 to 2012. Naiwan niya nak-login yung messenger niya. Nakita ko na nakikipag-flirt pa siya sa ex-girlfriend niya na nasa Hawaii. Yung ex niya na yun ay ang totga niya, sabi niya. Wala rin siyang trabaho simula nung nabuntis niya ako. At hanggang ngayon na nag-send ako ng email sa'yo. Ako lang ang inaasahan niya. Para sa mga expenses sa bahay. Para sa anak namin. Mahilig siyang bumarkada at uminom. To make the long story short. Nung bago pa ako mag-work as an OFW, nagkasama kami as live-in partners sa Pilipinas for 3 years. Until nagka-baby kami, parang nakita ko namang nagbago siya ng konti. Yun ang akala ko. Hanggang sa naulit ang pag-cheat niya sa akin. This time with his malanding high school barkada. Hindi sila umamin pero nakita ko yung komenta nila sa FB. At parang kinukonsinti pa siya ng buong barkada niya. Nakita ko na may picture sila together ng girl. Pero kasama rin yung ibang mga barkada nila. Ang point ko is, nagsiselos na ako noon. Pinaghihinalaan ko na kayo nung babae. Eh bakit pinili mo pa rin makipag-inuman kasama nila? Ang turingan namin sa isa't isa that time bilang asawa na. Mag-asawa, kumbaga. Sana nirespeto niya man lang ako. At hindi na sumama doon sa babae.
Sobrang tinatanggi nila yung kanila that time. At pakiramdam ko, sirang-sira ako as a person. Then it came to a point na napagod na ako, emotionally and mentally. Naisip ko na, bakit ikaw? Bakit ikaw lang ang nagpapakasaya? At ako, nagpapakahirap mag-isa sa abroad. So nag-install ako ng dating app para may makausap lang talaga. Yun yung intention ko nung una. Sa dating app, maraming nakaka-appreciate sa atin. Which I think, hindi ko naramdaman sa partner ko for such a long time. Love language na gusto ko pa naman ay verbal, physical, and time. Ang partner ko, hindi siya sweet eh. Ayaw niya ng holding hands o yakap. Eh yun pa naman yung mga gustong gusto ko. Believe me or not, hindi niya pa ako nasasabihan ng I love you face to face. Sa chat, oo, pero napakatagal na. Hindi ko matandaan kung kailan huli siyang nagsabi ng I love you sa akin. Parang wala akong worth. Parang ang pangit ko. Parang hindi ako na-appreciate. Parang ang pathetic ko sa relasyon namin. Sa dating app, marami akong nakilala. Iba't ibang mga lahi. May American, Saudi, Lebanese, Syrian, and French guy. Nung una, naghahanap ako ng potential serious relationship para may rason na ako na makawala sa partner ko. But I'm such an idiot to think na sa dating app, may seseryoso sa akin. Maybe 1% lang meron. So this was back in 2017 to 2018. Yun yung time na nagluloko yung partner ko at sinasabayan ko siya para hindi ko na maisip yung ginagawa niya. Natanong ko rin sa sarili ko bakit ko ginagawa yung ginagawa niya. Fulfillment maybe? Ego booster maybe? Feeling ko maganda ako kasi ang daming gustong makipag-date sa akin. I don't know. Then merong lalaking nakilala ako. Siya yung nagparamdam ng hot and cold treatment sa akin. Lahat ng nakamatch ko at nagustuhan ko sa app na yon, nakadate ko except this particular guy. Nakakatawa lang kasi 10 years younger siya sa akin. Local siya, super guwapo, may sense kausap, maganda ang katawan, magaling mag-English. And by the way, hindi kasi magaling sa English ang mga local dito dahil Arabic country. So nakakapag-usap kami ng maayos without language barrier. Naging kami for 1 week. Nag-video call kami, never kami nag-meet in person that time. Then, nang-ghost siya. Ang dami kong sinabing bad words sa kanya. Because I was thinking, potential sana to na seryosong relasyon. Until we blocked each other sa social media. Nag-delete ako ng dating app after nung guy na yon. Kasi feeling ko, eto na kapalaran ko, tatanggapin ko na ganito na talaga ang partner ko. So for about 5 to 6 years, sumuko na ako. May anak na ako eh. Wala nang ibang tatanggap. O wala nang magkakaroon ng interest to have relationship with me. Kahit hindi ako kasal, pero may anak ako eh. May anak ako. And I am unhappy, uncontented, and unappreciated. June 2023. Hinanap ko si younger guy sa IG. Bigla na lang siyang pumasok sa isip ko na why not i-message ko siya. Nag-sorry ako sa bad words na nasabi ko sa kanya before. Just to clear my side na wala akong intention to flirt. O hindi ko rin iniisip na magre-reply siya. And to my surprise, after a week, nag-reply siya. Tumatawag. Nalimutan ko nga na nag-message ako sa kanya. Then sinabi niya sa akin na kaya siya nag-ghost before, ay parang nape-pressure kasi siya sa akin.
na parang gusto ko raw ng serious relationship, which is hindi niya kayang ibigay dahil sa culture nila. Yung pamilya niya, hindi pwedeng makatanggap ng ibang nationality. So, from last year up until now, nag-uusap kami. Randomly sending messages, calling, pero nagtagal ang lahat. Sinabi niya sa akin na gusto niya friends with benefits lang. So, iniisip ko na, sige lang. Di naman itong magyayayang lumabas basta may makausap lang ako. Nakaka-boring din naman after work, wala kang makausap. Mag-isa lang din naman ako sa bahay. Literally, work-bahay lang ako. Then August 2023, sa coffee shop, na-meet ko siya in person. Sobrang gwapo niya. Walang pores ang face at ang ganda ng katawan. Ay, grabe ang height. Next day pa vacation na ako sa Pilipinas. During vacation ko, nabimessage kami ng palihim. Siyempre, kasama ko yung partner ko sa Pilipinas eh. After 2 months of vacation, bumalik ako ng Saudi. From time to time, nagme-message kami ng younger guy. Nakaramdam naman ako ng guilty. Well, what if wala nang ginagawa yung partner ko sa Pilipinas na kalokohan? Pero hindi ko alam kung bakit naghahanap ako ng appreciation or validation from him. From this younger guy na hindi maibigay sa akin ng current partner ko. Minsan, pag mag-uusap kami ng partner ko through chat or video call, magtatalo pa kami. Simpleng bagay lang, hindi namin mapagkasunduan. Siguro I'm just tired of him. Tired with the relationship, kaya natukso akong gawin ang hindi ko dapat gawin. Naiisip siguro nung iba ngayon, bakit hindi ko nalang hiwalayan yung partner ko? Siguro takot ako mag-isa. Takot din ako na magalit sa akin ang anak ko kung iiwan o maghihiwalay kami ng daddy niya. Then Feb 2024, nakita uli kami ni younger guy sa coffee shop na pinagtatrabahuhan niya. Pinuntahan ko siya doon, yes. But that time, may kasama akong group of friends. May Saudis kami, kasama kasi yung boyfriend ng friend ko. Ewan ko, nagselos ata siya na may kasama akong kalahi niya. Kaya after ko umuwi, tumawag siya sa akin, sinabihan niya ako na pangit tingnan na may kasama akong locals outside, etc., etc. And by the way, wala akong pinagsasabihan na kahit kanino na magkakilala kami ni younger guys sa mga friends ko. Naging cold si younger guy. Parang magme-message siya tapos mawawala ng days or weeks. Ganun yung sistema namin. And ako, hindi ko iniisip na magkakaroon kami ng something. Basta, nakikiride lang ako. Kung tatawag siya, sasagutin ko. Kung magme-message siya, magme-message ako. Then, nag-reach out si younger guy. And sabi niya, lumabas kami and rent a B&B. Nung una, hindi ako makapaniwala kasi akala ko sinusubukan niya lang ako. Umuo ako sa isip-isip ko. Hindi niya yan natutuloy. Magme-make excuse lang to for sure. Kasi hot and cold ang treatment niya. Pero nagrenta siya. Noong una, nagkakwentuhan lang kami, nagkakahiyaan pa. Tapos lumapit siya sa akin, trying to hug me, touching my legs. Hanggang sa nangyari na yung hindi dapat mangyari. Grabe. Ibang klase. Wild. Super. Laki. Napamura ako. Second time, March. Nagrent uli siya ng B&B. And this time, mas masarap dahil mas intimate. Hindi na kami nagkakahiyaan. Then, Ramadan. Bawal na kami magkita. Then May 18. Just few weeks back. Nagrenta naman ng B&B. And I could honestly say na that was my best. Or one of my best. After that,
Ramdam ko na naman na cold na naman tong sing younger guy. So, ito pala yung sinasabi ng mga Gen Z ngayon na situationship. Right now, I'm turning 39. Si younger guy, 28 pa lang. Hindi ako pwede mag-demand. At hindi rin ako pwede magalit kasi pumayag ako na ganito lang kami. I'm longing for him kahit na alam kong walang romantic or feelings involved from him. Naiisip ko na, bakit kaya I'm longing and holding with such a toxic relationship in my life? Or should I say, toxic relationships in my life? Wala akong masabihan sa secret kong to. At tinaga ko sa bato na dadalhin ko to hanggang sa hukay ko. Very therapeutic to share with someone na hindi ko personally kilala, just like you, DJ Rahi. And I will try to do things on the right way para sa sarili ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rahi. Muli, ako si Lovely, at ito ang aking secret file.